sumali eh dahil sa snow. Nahihirapan na kami. Ito ang HQ. Ito ulit. Ito ang HQ. May dalawang pong sasakyan ng banggaan sa Yongdong Bridge. Ito ang HQ. May dalawang pong sasakyan ng banggaan sa Yongdong Bridge. Inagdaos ni Fibrillator. Fully charged na. We charge na 200 joules. Papunta na kayo katlong sasakyan. Sige, Pat. Bumabi kayo. Paraanan na kami. Sige. Shoot! Tinamaan ang baga at nabali ang buto niya dahil sa CPR. Imposible na ngayon makaakyat ng hagdan ang nasasakdal dahil sa naging pinsala sa baga niya. Kaya dapat lang na mabayaran siya para ron. Objection. Pawang hinala at walang ebidensya ang sinasabi ng nagsasakdal. Eksperto dapat ang magsabi ng... Hinala at walang ebidensya? Hindi niyo may tatangging hindi niya na kayang umakyat ng hagdan. Hindi niya na yung kayang gawin dati may pa, hindi ba? May dokumento ba kayo magpapatunay sa sinasabi mo? Hindi mo pa ba masasabi yon sa itsura niya? Tanungin mo ang kliyente mo. Ano sinabi mo? Ano yun, nasasakdal? Pwede ba akong magbigay ng opinion? Sige, magsalita ka. Nakaranas ng cardiac arrest ang pasyente nung dumating siya sa ER. Ang CPR ay ginagamit para patibukin ang puso ng pasyente at yun ang gagawin ng bawat doktor. Kailangan naming gawin yun kahit pamabali ang buto ng pasyente o matamaan ang organs niya. Hindi kami titigil. Bakit? Dahil mamamatay siya pag tumigil kami. Medical license number 1353985. Isa akong ER surgeon. Tapos ng biopsy mo, nakakita kami ng stomach cancer cells. Nasa early stage ang nakita kong cancer cells. Para malaman kung ano ang surgery ang gagawin, kailangan ng abdominal CT at endoscopic ultrasound tests. Pwede kasing kumalat yun sa ibang organs, kaya mas mabuting pati yung lung CT, yun ang mga test mo. Lung CT? Talaga bang kailangan ko pa yun? Nakita ko kasi sa Google na pwedeng hindi na ako sumailalim sa lung CT. Mas maniniwala ka sa internet kaysa sa akin? Hindi. Hindi naman sa ganun. Sabihin natin binuksan ko yung tiyan mo base lang sa diagnosis. Paano kung sobrang laki na at imposible na ang surgery? Papayag ka ba na ganun ang mangyari? Gaya nga ng sinasabi ko, hindi mo gugustuhin itaya ko ang buhay mo sa bagay na hindi sigurado. Sige, papayag ako sa pinipilit mo. Wala ka ng lung CT. Nandito ang buong usapan natin. Dok, sandali lang! Julia Mark! Oh! Ano nangyari? Traffic accident. Blood pressure 100 over 70. Pulse 85. May tama sa ulo at tiyan. Nabunggo ang kotse niya matapos umabot sa traffic light. Mister, huwag kang mag-alala. Nasa hospital ka na. Sandali! Hindi kami tumatanggap ng TA patients. Sipa na! Alam namin yun. Pero malala ang lagay niya. Tsaka tinanggihan na rin kami ng ibang wala hospital. Wala na ibang kwarto. Bakit hindi kayo tumatawag bago magdala ng pasyente? Tanggapin na siya. Maglipat ng pasyente sa ward. Director, paglabag sa patakaran yun. Kailangan niya ng x-ray. Emergency x-ray dito! Kumusta ang kaso? Malamang laya ako. Siyempre, bang, bang, bang. Yabang talaga. Director, papirmahan na to. Anong problema? Miss, alam mo ba kung nasan ka? Hospital. Stable ang vitals niya. Kalmot lang, walang malubhang sugat. Pag may masakit, sabihin mo lang sa amin agad, ha? Sige na. Sige. Sige. Brain at abdominal CT scans. Saka MRI. Doctor Yu, makinig ka nga. Opo. Tawagin niyo ako pag nandun na siya. Director, bakit MRI? Hindi ba sobrang daming tests, no? Julia Park! Nurse, nurse! Dalhin niyo sa akin yung pasyente pagkatapos ng x-ray. Bilisan niyo! Oh, sige! Paging Dr. Cha to Radiology Department. Dr. Cha to Radiology Department. Oh, TA ba yan? Opo. Tinanggap yan na director ka? Opo. Eh, sabi ko, wag na eh. Hindi tumatanggap ng TA.
May MRI pa po siya. At saka CT scans. Okay, sige. Please, driver siya sa TA. Tinamaan lang steering wheel sa dibdib at abdomen. Impact trauma. Natagal lang kami kasi naipit siya. Kilala. Mister, alam niyo ba kung nasaan kayo? Tulungan mo. Ultrasound, bilis! Eto na! Walang CT scan? Sa brain, chest, and abdomen. Ano yung siya ron? Kailangan ng tulong dito. Check man to. Ito ang ER. Iba na ang pasyente yung uunahin natin. Punta nga kayo dito. Doctor Lee, bakit hindi ka mag-CT scan? Marami nang nandun. Harvey Lee, pumunta ka sa CT room. Hoy! Tingnan mo, namumuo ang dugo sa tiyan niya. May tama sa abdomen aorta. Intern, ihanda mo ang operating room. Tawagan mo yung anesthesiology team. Type O na dugo rito. Hello? Kailangan ng cardiothoracic surgeon at vascular surgeon. Sumama kayo sa akin. Mag-CT scan muna tayo. Okay naman ang vitals. Kailangan magmadali. Baka atakihin siya sa puso papunta sa CT scan. Kapapanalo lang na kaso mo. Gusto mo bang makasuhan ulit? Paano mo mapapatunay ang emergency to? Tama na. Mag-CT scan kayo. Pinawagan ko na ang head ng cardiothoracic unit. Lahat sila nag-o-opera pa sa ngayon. Kailangan maghintay ng pasyente. Eksaktong diagnosis, eksaktong operasyon. Tandaan ninyo na yan ang prinsipyo ng Mire Hospital. Intern, umanap ka ng ospital, nalilipatan. Papo, sir. Mamamatay siya kapag nilipat pa siya sa ibang ospital. Dapat kanina niyo pag ginawa yon. Ekspertong ospital sa cancer, spine at joint. Puno ang mga operating room. Hindi natin kayang tumanggap ng TA patients. Hindi siya maoperahan. Mabuti pa, ilipat nyo na siya kagad para maoperahan. Director, nasa panganib ang buhay niya. Aorta bleeding. 90% ang chance niyang mamatay. 10% ang survival rate. Ngayon 9% na lang dahil nagpapatagal ka. Baka mamatay ang pasyente mo dahil sa pag-iisip mo. Kumanap ka ng ibang ospital. Eh di sige, magpakatotoo tayo. Ayoko sa time bomb na pasyenteng to. Kaya ayos lang kahit hindi to sumabog sa ospital ko. Kaya. Mahihirapan na tayong hanapin kung saan nanggagaling. Hindi ko pa sinasabing patay siya. Ayaw mo, ako na lang magsasabi ng oras. Anong oras ngayon? Eksaktong 14:43. Tumigil ka! Isipin mo naman ang mangyayari sa iba, ha? Ipapatawag sa korte matapos mag-opera sa namatay na pasyente? Pagod na akong gawin to. Ayoko na. Suko na ako. Ha? Nasa atin ang tiwala niya. Huwag mong talikuran ang pasyente natin. Doktor, nagbabasa ka lagi ng medical comic book, no? Ha? Dr. Lee, tumitimok na ang puso niya. Balik na. Malinis na. Pwede na siguro. Ante, operating room to. Wala rito nun. Kukunin ko. Saan ka kukuha? Nag-cardiac arrest na. Namamatay na siya. Foley catheter. Meron ba tayo nun? Foley catheter? Ginagawa niya. Pausay. Professor, napakagaling ninyo. Parang kamay ng tao gumalaw yung kamay ng robot. Pagsanay ka mabuti. Gusto ko maging gaya niyo.
Ang galing niyo po, Professor! Sabi ko na sa'yo eh! Hawakan niyo! Julia, tubig! Stable na ang vitals niya. Hindi ang monitor ang nagsasabing patay na ang pasyente. Hindi yun ang nagdidikta. Yun ang doktor na sumusuko sa pasyente. Hanggang hindi ka sumusuko, buhay pa rin ang pasyente. Ano na? Maging alerto kayo. Oo. Kung ayaw niyang tumuloy sa barko ko, kailangan niyong umalis. Stick. 9%. Maasa siya sa himala nun. Magbabawas tayo ng budget sa pagbili ng disaster relief supplies para idagdag sa pondo ng ospital. Direktor, ang sabi po kasi sa batas sa ay... Tungkol sa sinasabi ko, hindi tungkol sa batas. Ano ang posibilidad ng disaster sa Seoul? Gaano kamahal ang pagbili ng mga supplies na yon? Gaano kamahal ang pagtatapon nun tuwing nasasayang? Mas mura pa ang penalty. Opo. Responsibilidad ng mga tao ang maging handa. Hindi yun responsibilidad ng ospital natin. Tama na ang usapan sa budget. Pag-usapan naman natin ang kita. ER Chief Jennifer Kang, ikaw ang dating lost number one. Pero ngayon, profit number one. Napakahusay. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Ano ba ang sikreto mo? Lagi kong dinaragdagan ang tests ng pasyente. Test. Magandang idea. Dagdagan niyo ang mga test ninyo. Tumataas ang kita natin. Mas eksakto ang diagnosis ninyo. At higit sa lahat, nakakaiwas tayo sa mga kaso. Maaaring makatanggap ng $40 million ang ospital natin mula sa pamahalaan. Pagdidesisyonan, kung mapupunta ba yon sa Regional EMT Center ni Dr. Kang. O hindi kaya naman sa Robot Surgery Center na pinangungunahan naman ni Dr. Han. Lahat ng yon, pag-uusapan sa steering committee. Well, dito nagtatapos ang meeting. Chief Kang, pwede ka ba makausap sandali? Sumunod ka sa opisina ko. Dr. Yu, may kakaiba akong paraan ng pagtatali ng necktie. Ang sabi ko sa'yo, parang necktie, hindi putulin yun. Dapat itali mo kasing bilis ng pagsasabi mo ng patay na siya. Paano kung hindi magaling ang anesthesiologist natin kanina? Dahil sa'yo, patay na siguro ang pasyente natin. Huwag mong kalimutang magpasalamat sa anesthesiologist. Naintindihan mo? Oo, maraming salamat, Dr. Kim. Walang anuman, Dr. Yu. Dr. Kim, ninenervous ka na siguro kanina. Biruin mo, cardiac arrest, nagkamali yung crew, tapos gusto pang umalis ni Dr. Yu. Ikaw rin, delikadong mag-opera ng walang CT scan. Kinabahan kaya ako? Grabe, ninervous ka dahil sa akin? Hoy, Dr. Yu, ano bang masarap kainin? Problema niya, nababaliw na ba siya? Wala na siyang pride. Pinupuri niya ibang team, pero lagi niya pinag-iinitan. Ano problema mo? Bakit mo ako binato, ha? Pero, ang galing ni Dr. Kim, no? Kung wala siya, paano na lang ako? Hindi ba, Marlene? Ang galing niya. Gusto ko siya. Huwag mo na akong bulahin. Ito naman ang sinasabi ko, no? Tutulungan mo na ako. Nako, kung ganun, huwag na lang. Mag-ingat ka! Ano na naman yun?
kakausapin ka ni Director Park. Tungkol saan? Ako naman ang nagbayad ng abogado ko. Hindi ka nag-CT scan. Tapos tumanggi ka pang ilipat ng pasyente. Lagi ka nalang gumagawa ng problema. Mag-iingat ka sa ginagawa mo. Bakit kailangan pa ng mga ganung test? Takot kayo sa kaso? Anong sabi mo? Ginawa ko yun dahil kailangan na naming magmandali. Hindi niya naman kailangan ng CT scan at MRI. Maayos ang vitals niya. ER patient siya. Paano kung kinasuhan ka pagkatapos ng operasyon? Hindi sila lahat mabait. Time bomb na rin ba ang pasyente sa'yo? Test ang utos, hindi ang magpasabog ng bomba. Bakit ba ayaw mong magpakatotoo? Kumikita ka ng pera para mapanatiling bukas ang ER para sa lahat. Yun ba ang gusto mo? Ah, hindi nga pala magsasara yun. Dahil lahat ng cancer patients na gustong makapasok sa hallway ng ER, naghihintay. Tama ka. Pero mababago yun dahil sa pondo ng gobyerno. Hindi na magiging cancer patient lounge ang ER dahil madadagdagan na ng trauma at minor injury center. Kung ganun, wala nang mamamatay na pasyente sa daan. Kung posible ang bagay na yun, gagawin ko ang lahat para maibigay yon sa mga pasyente. Kaya pakiusap, sumunod ka naman sa director kahit minsan para dito. Sa tulong mo, mas marami tayong masasagip na pasyente. Hindi ba ang sabi mo hindi sila mabait? Ngayon para na to sa kanila? Nakakalito naman yun. Ay, naku. Asok. Napatawag niya raw ako. 10%. Hindi. Mula sa 9, ginawa mong 100%. Magaling ka. Tadhana niya lang talagang mabuhay. Hindi yung tadhana. Kung nabigo kang pigilan ng pagdurugo dahil hindi ka nag-CT scan at namatay ang pasyente, magandang istorya yon para si Ryan ng ospital. Kaya ako nag-oopera lagi para magdala ng kita sa ospital. Pinakamarami sa kaso. Ikaw rin ang pinakamaraming gastos. Nalulugi ako. At kailangan bawiin ang luging yon ng director mo. Tinanong mo ako kung bomba ang pasyente? Hindi sila bomba. Ang totoo, Harvey Lee, ikaw ang tinutukoy ko nang sinabi ko yun. Dr. Harvey Lee, dahil doon lilipat ka na sa Hangang Mire Hospital. Ngayon mismo. Director, sa Hangang Mire? Hangang Mire Hospital. Endoscopy Audit Office in Practice closed. Wala nang test? Ang alam ko, walang ER o ICU sa Hangang Mire. Magpapahinga ka ng husto. Check up lang ang madalas mong gagawin. Ah, ikaw nang bahala sa colonoscopy ron. Pinaparusahan niyo ba ako dahil hindi ako sumunod? Oh, hindi ganon. Desisyon to ng buong ospital. Importante ang disease prevention. O, sa wakas tapos na rin. Full bat na. Oo nga pala. Kasama mong lilipat ng ospital ang mama mo. Ano? Anong kasama ang mama ko? Pinangako mo sa akin. Hindi ko sinisira ang pangako ko. Inilipat lang natin ang mama mo ng ospital. Pero, Director, hindi pwede kasi comatose pa rin ang mama ko. Madalas siyang atakihin sa puso. Ang ibig kong sabihin, cardiac arrhythmia. Alam niyo naman yun. Hindi siya kayang alagaan ng tertiary hospital. Lalo na sa Hangang Mire. Kung gano'n, sana sumunod ka. Tatawagan kita mamaya. Hindi namin kasalanan ang nangyari sa kanya. Tapos inaalagaan namin siya. Pero nakalimutan mo hata yun eh. Pasensya na. Patawarin niyo ako. Pakiusap, alagaan niyo. Alagaan niyo pa rin po ang mama ko. Naintindihan ko ang nararamdaman mo eh. Ganito, kung mangangako kang hindi ka na gagawa ng circus surgery o susuway sa utos ko, ayos na tayo. At lumuhod ka.
aalis na ako. Mamaya ka na tumawag! Inaalis na si Dr. Lee. Talaga? Paano mo pinapagalitan mo? Ang sekretary ni Director Park ang nagsabi sa akin. Oh, yeah! Malaya na ako! Apil tayo! Malilibre ako mami, ha? Ay, oh, tara! O, oh, bakit? Malaking balita to, ha? Palis ka nga! Gawang umalis! Ano, totoo ba yon? Ang bilis ng chismis. Gusto mo bang sumama? Nakakapag-opera ba sila sa ospital na yon? Kung ganun lang din, mag-quit ka na lang. Paano si Mama? Sakit sa ulo na doktor, tapos comatose na nanay. Sa tingin mo, may ibang ospital na tatanggap sa amin? Romeo, Juliet, samahan niyo ako ha. Hindi kasi siya sasama. Ay, buti pa dito na lang kayo. Salamat. Mag-iingat ka. Ama? Ama, lilipat na tayo. Kulang ang mga nurse dito. Hindi namin siya kayang bantayan. Pakainin niyo lang sa tube at itagilid lagi. Yun lang ang gagawin niyo. Ako nang bahala sa ihi at dumi. Sige, pwede na yun. Alam mo, magkaugali kayo ng nakababata akong kapatid. Nakababatang kapatid? Dahil sa buhok at balat mo, mas bata ka sa akin, di ba? Malamang siguro higit 20 ka lang. Mukha akong bata, hindi ba? Maraming nagsasabi niyan. Kung ganon, isipin mo na lang ako yung kapatid mo. Ayos lang sa akin. Salamat, little sister. Sige, brother. Kita mo? Nang bola pa ako para lang alagaan ka ng mabuti. Mama, ayaw mo ba rito? Dadalawin naman kita lagi, kaya hayaan mo na, hmm? Ano ka tumatanda sa pagtulog? Pagising mo, magugulat ka kasi malaki na ako. Fifties and 93 na lindol noong nakaraang taon mula sa mga bundok sa kanlurang baybayin. At base sa rift structure doon, natuklasan naming totoo nga ang West Coast Plate. Pag gumalaw ang lupa, naiipon ang enerhiya sa loob nun. Magdudulot yun ng lindol. Sa madaling salita, mataas ang posibilidad ng lindol sa Korea. Ang delikado rito, hindi natin alam kung kailan. Ito sa bawat 10 gusali sa Korea, ang hindi earthquake resistant sa pagkakadesign. Mga paaralan at ospital ang pinakadelikado. Kahit pa may mga gusali na earthquake proof, hanggang magnitude 4 lang ang kakayanin nun. Nitong nakaraang taon, nagkaroon ng magnitude 5 sa kanlurang karagatan. Pero kung mangyari man yun sa lupa, siguradong sako na yun. Oh, hello! Ay, pasensya ka na, nasa assembly ako eh. Oh, hindi. Hindi to importante. Pwede akong umalis. Walang kwenta, inaantok na nga ako eh. Ay, nako. Ay, nasan ka ba? Hanggang ngayon, wala pa rin ang pondo.
para sa pagpapaayos ng mga gusali. Kung kailangan, dapat ring dagdagan ng gobyerno ng pondo ang proyektong ito. Yun lang, salamat. Wala nangyari sa assembly. Salamat sa pagpunta, Mr. B. Hindi mo naman tinatakot ang publiko, totoo ang sinasabi mo. Pag nilindol ang Korea at nagkakagulo ng siyudad dahil sa pinsala, tiwala ako, makakapag-report ka. Ah, Congressman Go, huwag naman sana. Nagbibiro lang ako. Sige na, huwag ka na magbalita. Mr. B, pasensya na, kailangan ko ito sagutin. Magsulat ka pa ng articles tungkol sa lindol. Sige, gagawin ko yun. Magandang umaga. Busy ka ba ngayon? Parang may kakaiba, ikaw ang tumawag sa akin. May nangyari bang masama? Ano? Dali! Pakiramdam ko na putulan ako ng kanang kamay. Uminom tayo mamaya, oh. Rescue Team 1 report. Nagtanggal ang bahay ng bubuyog, naghanap ng nawawalang aso. Pumunta sa tulay dahil sa suicide report pero umuwi na pala. Puno ang supplies, walang sira lahat. Yun lang, pwede na kayong malis. Salamat, Captain! Suicide? Si Mang Manny na naman? Lagi na lang yung nagpapakamatay pag naka-duty ka. Hindi mo napapansin? Hoy! Ang gusto lang nun, makita ang mataba at tamad mong katawan. Kadiri, pero nakakakilig kayong dalawa. Ano ba problema mo? Makakaganti rin ako sa'yo, Mang Manny. Palilipatin kita ng bahay. Nilipat si Mama sa Hangang Mere Hospital kasama ko. Harold! Pumilom tayo! Ano? Libre ko! Ah, hindi ako pwede. Hindi pwede yan! Pupuntahan mo si Mang Manny? Oh, bakit ganyan kayo makatingin? Tumigil kayo, ha? Minsan lang to. Oo, oh, sige na, halika na, dali! Susunod ako. Sumunod ka, ha? Tingin sa kaliwa. Huwag muna kayong gagalaw. Mire Hospital Admin, maaari nyo nang ibalik ang ID at medical gown ngayong araw. Ibalik ang gown? Sige. Bahala sila. Brother, dalawa na lang at tapos ka na. Kaya mo yan. Doc, bilisan mo, ha! Ay! Sorry, sorry! Sito lang ba yung bago? Ayun! Teka lang! Excuse me! Dr. Han, konting hintay na lang. Parating na ako dyan. Daphne Junto. Pero Chief, may gagawin pa ako. Sinabi ko na sa'yo ng isang araw eh. Sinabi ko nang kailangan kong pumunta ng Mirai Hospital sa Seoul. Pwede naman! Si Ibang Sergeant Malay pagawa yan, ha? Ako lang ba yung sergeant dito sa hospital? Ha? Nakakainis to? Pasensya na. Puno na kasi yung kabilang banyo. Captain Choi, my best friend. Bigla ka atang napadaan. Matanong kita, ha? Huh? Bakit lagi kang tumatawag sa istasyon at nagpapakamatay tuwing naka-duty ako? Sinabi nila sa'yo? Ang sabi ko, huwag niya sabihin eh. Talagang sira ulo ka. Sige, tumalong ka na sa tulay. Bakit mo ako hinahanap? Pag tumatawag ako sa 119, dumarating sila, mahalila ako. Sinasayang mong buwis na binabayad sa amin. Paano kung hindi namin mailigtas ang iba dahil sa'yo? Mag-usap tayo. Gusto mo ba ng mayroon? Nakuubos na pala. Maglalakad na sana ako ng walang hanggang pagkatapos kong uminom eh.
Papuntang ibang bayan? Oo. Saan? Malayo dito? Oo. Hindi ka nagbibiro? Oo naman. Harold! Bumili ka na, alak! Ito yung CT scan at MRI sa amin. Ay, ito na din pala yung transfer request niya. Ah, sige. Okay lang po ba siya? Lola, nandito na pala yung pamilya nyo. Ayos lang po ba kayo? Ha? Salamat. Sige po, sige po. Hindi naman ako pasyente. Sige, ingat. Ay, laki. Ang ganda talaga dito. Dr. Han ang pinakamagaling dito. Ay, hindi. Siya ang pinakamagaling sa robotic surgery dito sa Korea. Hello, si Daphne Jung to. Papunta na ako. Alam mo bang, walang naitutulong yung pangungulit mo sa akin? Ay, naku! Bakit kinalamutan mong ibinay ako ng flight ticket? Sinabi nang papunta na! Alam mo, siguro babagsak ang ospital pag wala ka, Daphne. Sana kung ganun, tratuhin man lang nila ako na may konting kabaitan, di ba? Ah, sir. Ano? Tutal, late na tayo. Kahit isang oras lang. Mag-break tayong dalawa. Sige ba? May makikibagkita lang sa akin. Hello? Professor Han, may gusto rin kumausap sa inyo. Sino? Daphne Jung daw po. Mamaya na yan. Nag-o-opera pa ako. Pasensya na po. Nag-o-opera pa po si Professor Han eh. Sige. Huwag kang sasagot ng telepono pag nag-o-opera. Naiistorbo mo ako. Opo. Ay. Oh! Ba't bumalik agad? Nagkita na ba kayo? Nag-o-opera siya. Kaya hindi niya nasagot yung telepono. Ay, marami rin akong ginagawa. Kaya hindi ko na kaya maghintay. Halika na nga, umalis na tayo. Oh, sige. Sigurado ka na ba? Uy, sayang naman yung pagpunta natin sa Seoul. Magsaya muna tayo bago bumalik. Dali. Ano ba naman yan? Hindi naman maganda ang han eh. Maganda pa ang Gunghwari Beach. Ayaw mo ba? Malakas ang simoy ng hangin, tapos palubog na yung araw. Bata pa lang ako, gusto ko na makita yung Han River eh. Ay, ano yun? Wow! Oy, Harold, awatin mo nga yun. Makikinig ba yan? Ang kapitan at ang Makata. Ay, kakaya sila. Nagsasaya sila. Tignan mo, oh. Parang sa Guan Ganry lang, ha. Umisit tayo! Umigil na kayo! Ng... Kayo ba mayari ng tulay ang iingay nyo? Teka nga. Asensya na! Ano ba problema mo? Ano naman kung hindi kami mayari ng tulay? Ang bahira! Ay, wala talagang hiya, mga pulubi. Tatawag na ako ng polis para mahuli kayo. Ano? Tama na yan. Tama na yan! Halika na. Anong sinabi mong babae ka? Tama na yan, Manny. Sige! Bumalik na nga rito, ano ba? Kinakausap pa kita. Huwag ako talikuran, oy! Ano bakit ba? Bakit iniinsulto mo ako, sandali. Ha? Ha? Presyon! Aray! 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 Ano ba? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pasensya na kayo talaga. Hindi ko naman sinasadya. Papahuli talaga siya. Bakit mo ginawa yun? Pasensya na kayo. Hindi na kayo may sinasadya. Ano ba? Magsalitayin nyo na ba? Ang kulit nyo naman kasi. Pare! Uy! Parang Guan Ganry Beach nga, oh. Uy, sir! Hoy, pare! Tumigil kayo! Hoy! Tumigil kayo! Aalis kayo pagkatapos niyo akong gulpihin! Hoy! Bilisan mo kung sila kaya makatakas! Hoy! Kala nyo ba kakatakas kayo? Ay, naku! Harold! Dali, takbo! Tumigil kayo! Ay! 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 Ay!
Quinn. Ano nangyari? Hmm? Ay! Ay! Sandali, paraan ninyo ako. Ayos ka lang ba? Alam mo ba kung nasan ka ngayon? Ayos lang ako. Tulungan niyo yung mga nagbibisikleta. Sabihin mo kung saan masakit. Sa dibdib. Masakit ang dibdib. Doktor ka ba? Doktor ka ba, miss? Paano ngayon to? Gamitin natin ang ambulansya niyo. Ano ang ambulansya namin? Kailangan niyo ng tulong niyo. Hindi kaya pneumothorax? Teka, sandali. Hindi halata sa itsura, pero masama ang vitals. Tension pneumothorax? Unti-unting bumabagal ang heartbeat niya. Mukhang tension pneumothorax nga. Nangangasuli yung labi niya. Bilis na, saan ang gamit mo? Anong hinihintay mo? Saksak na. Pero, orthopedics resident ako. Hindi ko pa ito nagagawa. Nurse ako, akong gagawa? Bilis, mamamatay siya! Hindi ko rin ang ambulansya namin! Ano pang hinihintay mo? Mamamatay na siya! Paano kung magkamali ako? Uy, huwag sandali! Oh, ang sabi nila, ibalik ko raw ang gown ko. Pakibalik na lang sana. Mag-usap muna tayo. Ang ganto ng ospital doon, sariwa ang hangin, tapos mababait pa lahat ng mga nurse. Nga pala, inipon ko lahat ng kaping binigay ng mga pharmaceutical company sa akin. Sa'yo na lang lahat. Si Julia. Day off niya. Kung ganun, naalis na ako. Kung hindi ka busy, mag-usap tayo. Alis na ako. Hoy, sandali lang naman. Director, tumawag si Julia. May pasyente siya sa ibang ambulansya. 5 pasyente mula sa 119 Rescue. Tapos na halos lahat ng operasyon dito. Wala na pasyente. Dalhin nyo na sila. Sige. Sir. Sir. Galing nyo talaga, ha? Makakahiya kayo? Rescue agent ang na-rescue? Nagbabayad din ako ng buwis. Kaya, may karapatan ako. Umalis na kayo. Paalam, sir. Ikaw na naman. Alam mo, natapido ko sa habulan eh. Paano? Ililigtas sana kita eh. Saan yung gagamit sa akin? Nandun. Si Daddy! Yes, Doc. Blood pressure 100 over 80. Pulse 62. Nabunggo ng kotse habang nagbabike. Ano to? Tension yung pneumothorax? Oo. Mukhang magaling ka. Niligtas mong buhay niya. Inupuri lang kita. Kahit parang hindi naman. Oh, siya ba yung galing ng Busan? Oo, nadaanan lang namin ang pasyente. Sige, lipat na siya. 1, 2, 3. Teta, bakit nandito ka, Julia? Nakita ko sila kaya tumulong na ako. Hindi ka pumuntang hangang mere? Binalik ko lang yung gown. Intern David, ma'am. Tawagan mo ang cardiothoracic surgery. Nurse, pakikuha ang x-ray tapos CT scan. Oo. Tayo na. Oo. Sa bandaron. Okay. Mister, ano po pangalan niyo? Sandra Choi! Alam mo ba kung nasa ka? Alam mo ba ang Hangang Mire? Oh, ito yun. Bakit? Hangang Mire Hospital. Teka, magkamag-anak ba kayo? Oo, parang ganun. Oh, sige. Mag-detail lang kayo. Kami lang bahala. Ba't nandito ka, ha? Pasyente rin ako, eh. Napila yung mga pa ako. O, teka, isama niyo ako, oy. Gusto ko umupo ron, eh.
Huwag naman ganyan, oh. Paging Dr. Mac to the 28th floor, please. Maraming salamat. Nakita ko ginawa mo kanina. Niligtas mo ako. Okay, papunta na. Dr. William Han. Paging Dr. William Han. Dr. Han! Please proceed to the 6th floor, please. Driver, Dr. Han! Hyundai car to block 3, please. William! Niligtas ni Julia Park? Sandali! Sandali na! Kaya nga may public hospitals para sa mga pulubi. Teka, sandali lang. Huwag niyo muna silang ipasok. Nagkakagulo pa sa loob. Kinimatay siya habang naglalakad sa intersection. 1, 2, 3. Wala nang natitirang doktor. Pasensya na, nagmamadali kami. Ay, naku naman. Ay, amoy alak. Lolo, ano pangalan mo? Alam mo ba kung nasan ka? Teatro. Lolo, gising na. Lasing lang kayo. Sandali lang, matumba po kayo. Oh, intern. Wala kang gagawin, lasing lang yan. Itali nyo. Itali? Dr. Lee, nandito ka pa? Hindi ka na nagtatrabaho dito. Tutulong ako, gusto mo? Mas mahalaga ang pasyente, hindi ID. Nagpapa-CT scan pa siya. Ayos naman ang vitals niya. Parating na rin ang pamilya niya, huwag ka na mag-alala. Hindi ka pa ba tinatawagan ng ospital mo? Oo, pabalik na rin ako, kaso ang alam ng lahat, ako nag-first aid, kaya mas maganda siguro dito muna ako. Walang mangyayaring masama. Kung meron man, kami nang bahala dun. Diretsuhin mo yon dun ang exit. Pasensya na, naabala kita. Ako si Julia Park. Pag may nangyari, akong sisihin mo. Ang yabang naman niya. Sino ba siya sa tingin niya? Julia. Hindi mo alam ang trabaho ng nurse, ano? Paano kung namatay ang pasyente? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko siya hahayaang mamatay. May gagawin pa ako. Ano ba? Ayos lang kung magsusungit ka sa akin. Sige. Hahayaan kita. Bakit ba lagi mong ginagawa to? Lalo na kapag kasama si Harvey. Isipin mo naman ang sarili mo. May kilala ako naging eksperto sa robot surgery dahil sa ganyang pag-iisip. Huwag ka nang sarcastic, Julia. Ito ang paraan ko na pag-iisip sa sarili. Huwag na tayo mag-usap. Julia, hindi naman kita pinipigilan gawin ang gusto mo. Tumigil ka na, please! Tatlong taon na ang nakaraan. Nahihirapan pa rin ang magaling at matalinong Professor Han dahil sa nararamdaman niya. Hindi maganda makita yon. Ayos naman ang vitals mo, ganun din sa x-ray sa dibdib. Nahihilo ka ba? Mukha siyang pulubi. Magaspang ang kamay, marumi ang damit. Hindi ako pulubi, bata. Ang totoo... Basta hindi ako pulubi. Linisin mong sugat niya. Ayos naman siya. Tawagan mo ako pagkatapos. Sige. Hoy, Dr. Han! Ano yun?
anong vitals niya? 160 over 90. 98 ang pulse niya. Lasing na lasing siya. Grabe. Lamig ng pawis niya. Ang blood test. Wala pa. Hinihintay kasi namin na mahimasmasan siya eh. Kuhanan mo siya ng dugo. Baka hypoglycemia. Sige. Anggalin mo yung tali! Oo! Doktor? Sandali lang, Doc. Pwede ko ba makausap si Dr. Hen? Ay, hindi man lang ako pinatapos. Hindi ko makita ang ugat niya. Doktor! Seizure! Anong nangyari? Doc, kakatapos lang ng ABGA test niya. Para saan ang ABGA test? Yun kasi ang sabi sa libro. Ano? Sabi ko, blood sugar test, hindi artery blood gas test. Nurse, 50% TWIB. Oo. Mukhang hypoglycemic shock. Lolo, magsalita ka, Lolo. Kausapin mo kami, Lolo. Ayan, gising siya, mabuti. Heto, Lolo, kailangan mong sumagot. Diabetic po ba kayo? Nainom ako ng gamot. Ah, oo, gamot sa diabetes? Kaya mo yan, Lolo. Ako ang bahala sa inyo. Huwag ka matutulog, Lolo. Nung sabi mo, hindi ko marinig. Low blood sugar. Sabihin mo ulit. Hypoglycemia. Gano'ng kababa? 53 ang blood sugar niya. Intern David Ann, palamuti lang ba ang ulong yan sa balikat mo? Malamig ang pawis ng pasyente. Nakita mo nang bumabagsak ang vitals niya. Wala ka pa rin napapansin? Wala man lang blood test? Sabi kasi ng doktor, lasing lang siya. Pareho lang ba ang itsura ng walang malay sa lasing sayo? Muntik na siyang mamatay dahil sa'yo. Bakit hindi ka nag-blood test? Hindi na dapat sinasabi yun. Lumipat ka muna sa kabilang ward. Lolo, napainumata kayo ah. Sumayado ako sa'yo eh. Nakalimutan ko rin bakit hindi mo sinabi. Yan, napalitan ka tuloy. Nakaranas kayo ng shock dahil sa low blood sugar. Alam niyo bang pwede kayong mahimatay dahil doon? Ugaliin niyo pong magdala ng matamis gaya ng chocolate para pumaagapan. Nagdadala rin ako noon kasi nangyari na rin sa akin yun. Sige. Maraming salamat, Doktor. Bubuti na kayo. Magpahinga lang kayo. Intern David Ann. O, i-check mong blood sugar kada 10 minuto. Sige po. Bakit nagbibigay ng diagnosis ang hindi taga rito? Pasyente ba siya ng hangang bere? Chief Jennifer Kang, sinong mananagot pag may nangyaring masama? Hindi mo sa doktor. Professor Han. Sa kagustuhan mong maging number one, umaasa ka na sa tulad niya. Pero hindi tama na tumanggap siya ng pasyente rito. Lalo na't hindi siya nagtatrabaho rito. Hindi ako sigurado kung alam to ni Director Park. Pero alam kong hindi niya to magugustuhan. Salamat sa kapabayaan mo. Hindi na alam ng mga tauhan mo ang sakop nila. Gagawin na lang nila ang gusto nila. Sumusobra ka na, Professor Han. Hindi. Ang chief na hindi kayang pasunurin ang mga tauhan niya, tapos sinasabing babaguhin ang ER? Sa tingin ko, yun ang sumusobra. Tama na, Professor. Huwag kang puro salita lang. Sana sinasabayan mo ng responsibilidad ang ganin mo. Alam ko ang responsibilidad ko. Hindi ako nagkukunwaring walang alam. May pupuntahan pa akong meeting. Hindi taga rito ito.
Simula noon, halos 2,000 lindol lang naitala. Ano pa yan? Ayusin mo nga yung damit mo? Magnitude 7 ang pinakamataas na naitala sa Joseon Dynasty. Malakas na ang lindol noon pa. Isang beses tumamayo sa Seoul, nagbagsakan ang mga pader. Marami namatay sa lindol ng 1518. Ganun ba? Kawawa naman. Ang galing mong mag-research ah. Ngayon, umalis ka na. Pero dumadalas na ang paglindol. Ay, salamat. Lima lang ang lindol noong 1978. Pero 92 noong 2013. Psst, huwag akong kausapin mo. Pero direct naman. Lumapit ka. Sabi lumapit ka eh. Yung artistang si Hanjin, nakikipag-date sa mas bata, imbestigahan mo mabuti, pero huwag kang magpapahuli. Hmm? O, take tayo on three! Okay! Pauwi ka na ba? Papunta na lang ako dyan, hihintayin kita sa parking lot. Chief Kang! Oh, Julia Park. Salamat kanina, kahit day off mo. Ano to? Pinag-isipan ko yan buong araw. Gusto ko ang pagiging PA sa emergency surgery. Pero kung wala si Dr. Lee, hindi ko yun ganun kagusto. Naramdaman ko yun ngayong araw. Nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung gaano kalaki ang tiwala ko sa'yo? Ikaw ang pinakamagaling sa ER. Dito ka lang. Baka masira ko lang ang pagtitiwala nyo. Yung pasyente na nagka-pneumothorax, ako ang nag-first aid sa kanya. Ano? Kung ganun, anong ginawa ng doktor? Ang sabi niya, hindi pa niya nagagawa yun. Mamamatay siya kung walang gagawa ng first aid. Alam ko, wala namang nangyari sa kanya. Bakit ka paalis? Alam ni Dr. Han ang nangyari. Hindi magtatagal malalaman din ni Director. Kahit na, hindi pwede. Baka madamay ka pa. Sabihin mo wala kang alam. Sisihin mo lang ako. Nurse Julia Park. Hinayaan mo akong matuto at gumaling. Maraming salamat sa pagkakataon. Huwag mong kakalimutan ang mission mo sa ER system. Paalam. Nurse Julia Park! Sandali, Julia! Chief Kang. Nasaan ka, Harvey? Sa ospital. Kukunin ko lang ang gamit ko. Nag-quit na sa ospital si Julia. Ano? Bakit? Ang sabi niya, siya ang nag-first aid sa pneumothorax patient. Hindi pa raw nagagawa ng doktor yon. At alam daw ni William Han, baka raw ikasira ko. Yun ang dahilan niya. Nasaan na siya ngayon? Magandang gabi! Daphne Jung. Doktor ka? Hindi ka pa babalik ng Busan? Hinihintay mong lumabas ang pasyenteng niligtas mo? May konsensya ka ba? Ganito kasi yon. Hindi ko pa nasasubukang gawin yun. Hindi lang ikaw! Ganun din yung kasama mo. Mas lalong hindi pa nagagawa ng nurse yun. Anong pinagkaiba nyo? Ikaw, ayaw mong masisi pag namatay ang pasyente dahil sinubukan mo. Siya, ayaw niyang mamatay ang pasyente nang hindi ginagawa ang lahat ng makakaya niya. Tandaan mo to, ang mga malas na tao ay yung mga uri ng pasyenteng walang magawa kung hindi magtiwala sa'yo. Ginawa ko yung makakaya ko. Nakita ko lang yun sa internship. Paano ko gagawin yun? Patayin mo na siya. Kesa wala kang gawin. Papel lang ang lisensya mo. Kung pag-injection lang, hindi mo pa kaya. Hindi ka babalik sa Hanggang Mere? Nag-quit ka raw?
Ang bilis kumalat ng chismis. Julia Park, naglalakad ako pag nag-iisip. Uminom tayo, libre ko. Magdiwang tayo. Ang una mong thoracentesis. Kung magbabase tayo sa kalidad ng medical staff, tingin ko dapat mapunta ang pondo ng gobyerno sa Merea Hospital. Balita ako, magbubukas sila ng branch sa US. Sigurado akong pag-iisip ang mabuti ng panel kung kanino mapupunta ang pondo. Pero tingin ko, mas pabor nilang ibigay sa Mire ang pondo. Hinahangaan nila ang kaalaman ng Mire sa kanser. Kung sakali ba, paano nyo gagamitin ang perang ibibigay? Magagandahin namin ang robot center. Total, sumisikat si Professor Han dahil doon. Kinikilala na rin sa abroad ang ginagawa niya. Pero ang ER system namin, hindi ganun kaganda. Ah. Hindi pa yun papasa sa international standard. At oo nga pala, hindi ba ikaw ang nag-opera sa asawa ng minister? Ah, oo, magaling na siya ngayon. At nagpapasalamat nga pala ako sa ginawa mo. Walang anuman, early stage pa naman eh. O paano? May pupuntahan pa akong meeting. Kailangan ko ng mauna sa inyo. Sasama na kita palabas. Pasensya na kung naabala ka namin. Ah, hindi naman. Sa susunod ulit. Mag-iingat ka, minister. Ingat kayo. Kayo rin. Narinig mo nang gusto mo marinig. Maraming salamat sa pagtulong. Dahil sa'yo, gaganda ang usap. Sa totoo lang, mas matutuwa ako kung mapupunta kay Chief Kang ang pondo. Narinig ko magpapakasal na kayo, kaya binabantayan mo. Sana magkatotoo yan. Oo. Oh, uwi ako mag-isa ngayon. Umuwi na rin kayo. May aasikasuhin lang ako. Iba ang susundo sa akin. Salamat sa paghihintay. Bakit hindi niya kasama ang health minister? Oh, cheers! Masaya ako sa nangyari ngayong araw. Bakit? Dahil pinuri ko yung thoracentesis? Hindi ko alam na ganito pala kasaya ang magligtas ng tao. Masaya akong natuto ko kahit wala ka. Huwag mo nang ulitin yun. Delikado yun. Pinagsabi na sa akin yan kanina. Sino? Si William? Alam mo? Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Sabihin mo nga, nag-away kayo? O kaya naging kayo dati kaso naghiwalay kayo? Oo, nagkaroon kami ng matinding away. Ah, bakit ba hindi pa ako nagdoktor noon? Merong dahilan. Ano yun? Hindi kasi pwedeng mas gumaling ka sa akin eh. Ay, nakakainis ka talaga! Dr. Jung! Kumain na lang tayo ng noodles. Huwag ka na malungkot. Kumain ka na ha. Gutom na ako eh. Nagdahilan pa nga ako para hindi bumalik ng Busan. Ang sabi ko, nasirahan tayo. O ayan, kumain na tayo, dali! Hindi na ako babalik dito. Nakakainis. Ay, namimiss kong mag-opera. Pareho sila ng amoy. Ganito rin ang amoy. Cheers! Julia Park? Ano nangyari? Julia! Labas na! Ah!